Mahilig ka ba sa mga kwentong katatakutan, makapanindig balahibo at kakilakilabot? Kung oo, halika at pasukin mo ang mundo ng kilabot.com. Mag-ingat, mapanganib ang iyong papasukin. Kilabot.com Philippine Horror Stories Collection Volume 1 Copyright 2019 by Precious Pages Corporation. Mana sa Ama ni Rosini Cruz, narrated by AJ Caloza. Hindi niya masikmurang isipin na ang kakainin nito ay hilaw na karne at tuwing pagsapit ng kabilugan ng buwan ay magiging ganap na isang taong pusa na walang kilala kundi ang tawag ng laman. Nakaupo si Ana sa tumba-tumba sa tabi ng bintana sa silid ng kanyang anak na si Felicia na 12 taong gulang. Nakapatay ang lahat ng ilaw dahil nasasaktan ang mga mata nito kahit kaunting liwanag lang ang masilayan. Kaya sa mga gabing walang liwanag ang buwan lang niya nabubuksan ang bintana tulad ng gabing iyon. Maya-maya nakarinig siya ng alulong, kinabahan siya. Ilang baka at kalabaw na ang natagpo ang patay sa lugar nila. Wakwak ang tiyan at parang kinain ng isang mabangis na hayop. At itong mga nakaraang buwan, hindi lang mga hayop ang natagpuan na ganun ang itsura, kundi pati tao. Halos linggo-linggo, may pinaglalamayan sa maliit na bayan nila. At 2 linggo pa lang nakakaraan nang may matagpong patay na isang pamilya na parang nilapan ng mabangis na hayop. May mga rumoronda ng mga pulis at sundalo sa bayan nila para tugisin at hulihin ang may gawa ng karumal-dumal na pagpatay. Marami ang nagsasabing hindi yun gawa ng isang hayop. Tama ang hinala ng mga ito. Hindi hayop ang gumagawa niyon, kundi mas masahol pa sa isang hayop. Si Amante at ang lipi nito. Dumaing si Felicia na punong-puno ng paghihirap. Tumayo si Ana at nilapitan ang anak. Malayo pa, naaamoy na niya ang mapanghinitong amoy. Gawain itong ihian ng kamang hinihigaan. Na parang hayop na naglalagay ng marka ng amoy nito sa paligid. Matagal nang sinukuan ni Ana ang pagtuturo kay Felicia na hindi tama ang bagay na yun. Nagsagawa na siya ng pagpapalit ng mga kumot at kobre kama. Wala pa kasing 2 segundo kapag inihiga si Felicia sa malinis na sapin, kagad iyong iihian dahil alumpihit ito kapag walang amoy nito sa kama. Mama, ungol nito sa malahayop na boses. Felicia, nilapitan kaagad ni Ana ang anak. Masakit. Masakit. Umiiyak na daing nito. Kaunting tiis na lang anak. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, matatapos na ang paghihirap mo. Maingat na hinawakan ni Ana ang buhok ni Felicia. Umungol ito ng malakas na para bang sa bahagyang pagdampi niya roon ay masakit para rito. Ayoko na! Ayoko na! Anak. Napaluha si Ana habang tinitingnan ang kaisa-isang anak. Sinong ina ang hindi magdurugo ang puso kapag nakita ang hitsura ng kanyang anak? Halos hindi na makilala ang hitsura ni Felicia. 1 linggo bago ang kabilugan ng buwan, nagsimula ito magpalit ng balat. Unti-unti, natutuklap ang mga balat nito. Nagsimulang mangitim ang buong katawan nito. Saka natuyo at parang sunog na sunog ang balat na dahan-dahang natutuklap. Kapag natuklap na, parang chicherong pumuputok ang balat nito. Pero hindi agad humihiwalay sa katawan. Kapag natanggal yon, sariwang-sariwa ang bagong balat sa loob na parang karning kakahiwa pa lang. Umakatas pa ang dugo rito na nagiiwan ng malansang amoy kapag natiyo. Nang mga sandaling iyon, nakakasulasok ang amoy sa loob ng silid dahil bukod sa mapanghina, amoy na bubulok pa. Pero hindi pumapayag ang kanyang anak na palitan ang mga kumot nito. Parang may dalang kaunting ginhawa rito ang amoy kaya hindi na tinututulan ni Ana ang gusto nito. 3 araw na lang, Felicia.
at bubuti ka na. Kapag natapos ang pagpapalit mo ng balat, mamamasyal tayo sa Bukirin. Makakatakbo ka roon ng malayang malaya at makakapanghuli ka ng mga palaka at maliliit na hayop na paborito mong kainin. Pag-aalo niya. Eh, talaga? Nangilid ang mga luha nito. Gagawin natin yun. Tumango si Ana. Pinigil na ipakita sa anak ang luha. Magpahinga ka na. Paiinumin kita ng pampatulog para hindi ka na magambala ngayong gabi. Tumango ito at ginawang sinabi niya. Nang pumikit ito at makatulog, saka lang bumalik si Ana sa kanyang tumba-tumba. Nung ilawal niya si Felicia, napatili siya at hindi makapaniwala sa nakitang itsura nito. Pero nang makita ni Amante, tumawa ito. Tsaka umalulong at buong yabang na sinabi na napakaganda raw ng anak na ibinigay niya rito. Isang yakil si Amante. Mga taong pusa na akala ni Ana ay kwento-kwento lang sa kanilang bayan noon. Pero nang maiwan siya minsan sa gubat, pagkatapos ng medical mission na ginawa nila roon ay nakilala niya si Amante. Noon niya nalaman na totoo pala ang mga ito. At hindi lang totoo ang mga yakil, kundi napaibig pa siya ng lalaki. Isang pag-ibig na sobra-sobra na nagawa niyang talikuran ang pagiging tao para sumama sa ilang kauri ni Amante na naninirahan sa bundok. Napakakisig ni Amante kapag hindi nagsasaan yung pusa. Ang mga ngiti nito ay hindi niya makalimutan at ang pag-ibig na ipinadama nito sa kanya ay walang katulad. Nalunod siya ng husto sa pagmamahala nila. Hanggang sa dumating si Felicia sa buhay nila. Hindi maatim ni Ana na mamuhay ng tulad ng ama nito ang kanyang anak. Hindi niya masikmurang isipin na ang kakain nito ay hilaw na karne at tuwing pagsapit ng kabilugan ng buwan ay magiging ganap na isang taong pusa na walang nakikilala kundi ang tawag ng laman. Nang lumakas-lakas siya mula sa panganganak, itinakas niya ang anak. At dahil may salapi ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanilang lugar at nagsimulang mamuhay ng palipat-lipat para hindi siya mahanap ni Amante. 6 na taong gulang si Felicia nang matagpuan niya ang lugar na tinitira nila ngayon. Nagdesisyon si Ana na manatili na lang sa napakalawak na lupaing nabili niya. Nagpatayo siya ng piggery, nakabuhayan ang kanilang pamilya. Naging mabuti ang tadhana sa kanya at umunlad ang kabuhayan niya. Ngayon, kalahati ng malawak na lupain ay sa kanyang negosyo. Habang ang kalahati, pataniman ang punong namumunga at ang paraiso ng kanyang anak. Nalayo man si Felicia sa lipi ng ama, hindi naman nawala ugali nitong parang isang pusa. At iyon ang isang bagay na pinagbibigyan ni Ana. Hindi niya hinahayaang makakain si Felicia ng karne ng malalaking hayop. Natatakot siya na baka hanap-hanapin niyo ng kanyang anak at magsimulang maging katulad ng ama nito. At dahil sa hindi nito pagkain ng karneng kailangan ng katawan, may nangyayari kay Felicia bago ang kabilugan ng buwan. Nagbabalat ito at naghihirap ng sobra-sobra. Pero walang magawa si Ana. Ayaw niyang kainin ng impyerno ang kaluluwa ng anak. Ayaw niyang ang bunga ng kanyang kahangalan ay mawala sa tamang landas at matulad sa kanya na isang makasalanan. Ang anak ang nasa isip niya na magsimulang mamigat ang kanyang mga mata. Hindi na siya tumayo sa kinalulugaran. Pumikit na lang siya at natulog na roon. Nagising si Ana sa boses ni Felicia. Pero sa halip na paghihirap, narinig niyang humuhuni ito na parang kumakanta. Tinignan niya ang anak. Hindi kaagad siya nakapagsalita nang makitang nakaupo ito sa kama. Naglalaro ng maynika at parang walang iniindang sakit. Napatayo siya at nilapitan ito. Nanlaki ang mga mata niyang makita ang balat nito. Halos balat na ang laman sa loob at nagkukulay balat na rin iyon. Nanginig siya sa nakita. Lalo pa at napansin niyang may tumutubong buhok dito. Manipis, pino, at kulay tsokolate. Anong kinain mo? Hinawakan ni Ana sa braso ang anak pero hindi nito ininda. Ano ang kinain mo? Mama! Nanlisik ang mga mata ni Felicia sa kanya. Ano ba? Pinalis nito ang pagkakahawak niya sa braso nito. Tsaka parang pusang naupo sa gilid ng kama, malayo sa kanya. Ano ang kinain mo? Sino ang nagpakain sa'yo? Matindi ang kabang nararamdaman ni Ana. Wala. Wala akong kinain. Nakatulog ako at pagising ko, ganito na ako. Sinungaling. Sinungaling ka. Ibinalibag ni Ana ang namamahong una ng anak. Sino ang naririto kagabi? Walang nagpunta rito. Naririto ka at natutulog. Kung may pumasok dito,
Siguradong magigising ka. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Tinignan ni Ana ang anak. Bukod sa pagbabalat, parang napakarami nang nagbago sa itsura ni Felicia sa ilang oras lang na itinulog niya. Sa isang iglap, naging dalaga ng kanyang anak. At alam niyang 12 taong gulang ang mga taong pusa kapag sinimulang lahian ng mga ito. Sino ang nagpunta rito, Felicia? Hindi siya nito sinagot. Tinignan lang siya na parang may galit sa mga mata. Magpapadala ako ng pagkain dito. Sawang-sawa na ako sa binibigay mo sa akin. Gusto ko ng tunay na pagkain. Gusto ko ng laman ng hayop. Bulyaw nito. Nababaliw ka na ba? Gusto ko ng hayop. Gusto ko ng karne. Sigaw uli ni Felicia. Ayoko na magsuot ng damit na ito. Ayoko nang mamuhay na kasama ka. Hinawakan nito ang suot na damit tsaka pinagpupupunit. Felicia. Tumulo na ang mga luha ni Ana. Anak. Nang hubad na, nakita niyang iba na ang hubog ng katawan nito. Sa isang iglap, katawan ng isang dalagang kanyang nakita. Kinilabutan siya na makita ang dugo sa pagitan ng mga hita nito. Nagwawala pa rin si Felicia nang kunin ni Ana ang heringgilyang palaging nakahanda sa tabi nito. Sumampa siya sa kama at itinusok iyon dito. Sumigaw ito ng sumigaw ng masasamang salita na kailanman ay hindi niya narinig mula rito. Tinangkapan nitong sugurin siya pero hindi na nito nagawa. Bumagsak ito sa kama at agad na nakatulog. Alam ni Ana na may bumisita sa kanyang anak. Alam niyang may nagpakain dito ng laman ng hayop. Alam din niyang napakialaman na ang pagkababae nito. Napaluhod siya at napaiyak sa nangyari sa anak. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nakaupo si Ana sa kama at matagal na siyang hindi nakakapasok sa kanyang silid. Pero yun ang pinakaligtas na lugar ngayon para sa kanya. Ayaw man niya pero kailangan niya protektahan ang sarili. Nang gabing nagdaan, nasaksihan niya ang pag-iba ng hitsura ng anak. Nagmumukha na itong taong busa. Nagwawala si Felicia. Humahalinghing at naghahanap ng laman ng hayop. Hindi man iniisip ni Ana ang mangyayari, pinaghandaan pa rin niya na kung sakali magdumating ang araw na hindi na siya kilalanin ng sariling anak. Nakakadena ito sa batong silid sa ibaba ng kanilang malaking bahay. May kinuha siyang tagabantay rito. Aaminin niya, natatakot din siya sa pwedeng mangyari ngayong gabi. Maigpit ang pagkakahawak niya sa disabog na matagal na niyang inihahanda. 10:00 ng gabi na mahawi ang ulap, tsaka nagpakita ang bilog na buwan. Noon, narinig ni Ana ang malakas sa pag-alulong ng mga tulad ni Amante. Parang lahat ng panig ng pilapil sa paligid ng bahay niya, puno ng ingay ng mga ito. At mismong sa loob ng kanyang tahanan, naririnig niya si Felicia. Nanginginig siya pero pinilit niya magpakatatag. Dadamputin na lang sana ni Ana ang kanyang rosaryo nang marinig ang malakas na putukan sa labas. Nagkakagulo at magkakahalo na ang sigaw ng mga tao at alulong ng mga taong hayop. Hindi na niya nagawang kunin ang rosaryo. Napaupo siya sa sahig sa matinding takot. Dumaan ang mahabang sandali at biglang nanahimik sa loob at labas ng bahay. Sa kanya narinig ang malakas sa tili ni Felicia mula sa ibaba ng bahay. Parang binundo lang kanyang puso. Natatakot siya sa kung ano ang mangyayari sa anak. Sa wakas, tinalo si Ana ng pag-alala. Tumayo siya at maingat na binuksan ang pinto. Nakakailang hakbang pa lang siya nang makarinig ng alulong mula sa likuran. Lumingon siya at hindi na hinintay na makita ang itsura ng aatake sa kanya. Pinaputokan niya ito at ganun din ang ginawa niya sa nakitang kasama nito na nasa pintuan ng basement at abalang kinakain ng isa sa mga bantay na itinalaga niya roon. Saka siya bumaba sa ilalim. Naamoy kagad ni Ana ang pamilyar na lang sa nang ihi na kilalang kilala niya ang halimuyak. Matagal niyang nakasamang amoy na yun. Binaboy niya ang kanyang sarili dahil sa nagmamay-ari ng amoy na yun. Tumulo ang kanyang mga luha. Sa gitna ng lahat ng yun, lumukob sa kanyang hindi pangkaraniwang kalungkutan na kakibat ng isiping nawawala ng isang minamahal. Tinuntun niya ang daan papunta sa pinagtatalian niya kay Felicia. Natuklasan niyang wala na roon ang anak. Patid na ang mga kadena sa dingding. Saka narinig ni Ana ang mababang angil ng hayop mula sa sahig. Tumingin siya at halos mapasigaw sa nakita. Tuluyan ang naging taong pusa si Felicia. Nasa paanan nito ang isang bangkay ng bantay sa pinto. Nagkalat ang dugo sa mukha at mabalahibo nitong katawan. Bukod doon, nangilabot si Ana sa nakitang hitsura ng anak. Nakatuwad si Felicia.
Sa likod nito ay nakapatong si Amante habang kagat-kagat ang batok ni Felicia. Inaangilan ni Amante ang anak na parang dalawang pusang nagliligawan pa lang bago ang... Hindi! Pinaputokan ni Ana ang dalawa. Sumigaw si Felicia at kumawala. Nagsumiksik ito sa gilid kung saan nilamon ito ng kadiliman. Nanatili si Amante sa pagkakaluhod. Nandiri si Ana sa sarili sa isiping minsan niyang minahal ang isang tulad nito. Anak mo siya! Anak mo siya! Nanggigigil sa galit na isinigaw niya kay Amante. Paano mong maatim na pati siya? Hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Narinig ni Ana ang halakhak ni Amante. Kung naging tulad kita, kamukhang kamukha mo siya. At kung hindi ka rin lang babalik sa akin, babawiin ko siya at siya ang papalit sa lugar mo bilang asawa ko. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Nanginginig na ang boses ni Ana. Hinahanap-hanap ako ng katawan ng iyong anak. Humahalakak si Amante na para siyang kinukutya. Hindi na pinatagal ni Ana ang pasaring na ginagawa nito sa kanya. Pinaputokan niya si Amante ng disabog ng dalawang beses habang sumisigaw siya ng buong galit sa lalaking sumira ng kanyang buhay at ng kanyang anak. Tumilapon si Amante sa lakas ng puwersa ng mga balang tumama sa katawan nito. Inulit pa yon ni Ana ng tatlong beses at butas-butas ang katawang tumumba ito sa sahig at hindi na muli pang kumilos. Nung humiyaw si Felicia, galit na galit at akmang susugod kay Ana pero nagdalawang isip dahil sa hawak niyang baril. Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Iyan ang dapat sa tulad niyang hayop. Galit na tinignan niya ang anak. Hinding-hindi kanya muli pang guguluhin, anak. Kailangan ko siya! Sigaw ni Felicia, sabay umalulong na parang hirap na hirap. Nilapitan nito ang bangkay ni Amante, saka din nila-dilaan. Iniyakan nito iyon at nang muling magtaas ng muka ay galit na kay Ana. Papatayin kita! Tuluyan na nitong nakalimutan ang baril na hawak niya at sinugod siya. Nagdalawang isip si Ana kung kaya ba niyang patayin ang anak tulad ni Amante. Tinalon siya ni Felicia at kinagat sa leeg. Tumising-asing pa ito at sa isipan ni Ana, natanggap na niya na hindi na tao ang anak. Siniguro ni Amante na hinding-hindi na makakabalik sa dating pagkatao ang kanyang anak. Naramdaman niya ang sakit na matalas ng ngipin ni Felicia nang bumaon iyon sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang mainit na dugong pumulandit mula sa napatid na mga litid at agad siyang nahirapang huminga. Alam ni Ana na hindi na niya dapat pang patagalin ang lahat. Kailangan gawin na niya ang nararapat bago pa siya manghina at panghinaan ng loob. Kinalabit niya ang gatilyo ng baril na mahigpit pa rin niyang hawak. Narinig niya na magpakawala ng ungol si Felicia at tumigil sa pagkagat sa kanya. Huminga ito ng bahagya, tsaka bumagsak na sa kanyang dibdib. Pinaputok pa niyang isang beses ang disabog. Wala nang boses pang kumawala kay Felicia. Nanlalabo na ang paningin ni Ana. Binitiwan niya ang baril, tsaka mahigpit na niyakap ang anak. Muling tumulo ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Tapos na ang paghihirap ni Felicia. Pinilit ni Ana na maupo, tsaka muling niyakap ang bangkay ng anak. Nanatili ito sa anyong parang sa isang pusa. Alam niyang hindi iyon magbabago dahil iyon ang tunay nitong katauhan. Pagkatapos pagluksaan si Felicia, kinuha ni Ana ang mga lalagyan ng gasolinang ipunesto niya sa maraming parte ng bahay. Pinilit niyang tumayo. Isinabo niya iyon sa katawan ni na Felicia at Amante. Tsaka sinimulang sindihan. Inalaya niya ng dasal ang kanyang anak. Tsaka umakyat na siya sa taas. Ikinalat niya sa buong bahay ang gasolina at sinindihan iyon. Nang matapos, pumasok siya sa silid ni Felicia tsaka umupo sa tumba-tumba. Namamanhid na ang kanyang katawan at alam niyang ilang sandali na lang aabuti na siya ng apoy kapag dinilaan niya yun ang nakapinid na pinto ng kwarto. Humilig si Ana tinignan ang pilapil. Unti-unti nang napupuno ng usok at ng init ang buong bahay. Hindi siya kumilos. Nakadilat pa siya ng tuluyang bawian ng buhay at simulang dilaan ng apoy ang silid ng kanyang minamahal na anak. Ang kwentong ito ay bahagi ng Kilabot.com Volume 1, Philippines Horror Story Collection.